Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Magandang umaga ng araw ng Linggo, mga kakbay. Ako po si Kuya Roger. Ang pansamantalang pahalili muna kay Chiki. Nako, isa pong napakagandang umaga dito sa makasaysayang lunsod ng Malolos. At kaalinsabay po niyan ay ang ating mga pag-uusapan ay karugtong po ng mga pinag-usapan natin, yung mga nakaraang araw ng Linggo. Ito po yung ating episode na may pamagat na Redeemed by the Redeemer. At kamangha-mangha po ang mga maririnig nyo ngayong Linggo ng umaga, sapagkat makikita talaga ninyo na merong Jesus na buhay sa ating kalagitnaan. Nako, mga kaakbay, totoo ba na kapag ang isang tao ay nawalan daw ng oxygen sa kanyang utak, ay talaga bang makaka-recover pa ito? At imposible ba talaga sa usapin ng agham na ang isang tao ay pansamantalang pumanaw at muling mabuhay? Nako, yan po ang ating mga pag-uusapan sa umagang ito. Pero sa ngayon, tawagin po muna natin ang ginamit ng Panginoong sagutin ang katanungan ng aking mabuhay. Walang iba kundi ang pinakamalapit sa aking puso, ang aking may bahay na si Annabel. Annabel, magandang umaga. Mukhang na-miss mo rin ako, ah. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Naku, mga kaakbay, na-miss po namin kayo. Na-miss ko po kayo kahit kahapon lang po tayo nagkakasama. Naku, Jer, oo nga, miss na miss kita. Kaya hindi tayo maghihiwalay ngayong DZME natin, no? So, magkatabi lang tayo sa screen. Naku, yan so, nga, sabi ko. Oo, mga kaakbay. Kayo po ay nakikinig pa rin sa DZME 1530. Napapakinggan niyo po kami at napapanood niyo pa rin po kami sa Facebook at YouTube Live. Alam niyo, ang ganda-ganda ng timing ng Panginoon, di ba? Mag-asawa yung guest natin for today at mag-asawa din ang interviewers nila. Nami-miss natin si Chiki ngayon, mga kaakbay, pero... Diba? Okay lang po yan dahil makakasama din po siya natin next week. So, ayan. Nako, Jer. Tama. Checkin natin. Maganda ba ang pasok ng aking internet dyan, Bel? Yes. Naku, maganda, eh. Maganda. Oo. Tama. Nasa iisang bahay lang po kami, mga kaakbay, tulad ng ating bisita ngayong umaga. Palagay ko, meron kang isang napakagandang paalala sa ating mga kaakbay. Kaya kumuha po kayo ng ballpen o kaya naman i-screenshot po ninyo to. Ano ba yung magaganap sa ika-apat ng Pebrero? Naku, unang-unang Sabado to ng buwan ng Pebrero, Bella. Paki-guide niya kami. Yan. Ayan. So mga kaakbay, inaanyayahan po namin kayong lahat na makilahok sa Show You Care, Be Aware. Ito po ay isang lay forum on breast cancer management na gagawin po ito sa February 4. It's a Saturday from 9 a.m. to 12 noon. Makikita niyo po, naka-flash po sa screen. Diba? Via Zoom lang po ito and you can attend from the comfort of your home. Ayan po. So i-make QR code scanner po ba kayo? Pwede na po nating screenshot yan. At wala po tayong dapat gawin kung hindi scan ang QR code na yan para po tayo ay makapag-register. So ito pong forum na ito ay hatid sa inyo ng St. Luke's Medical Center and for sure, madami po kayong matututunan dito. Tama, no? So imagine ninyo, sa uupsaping science, agam at medisina ay meron tayo. Sa spiritual, may IDC naman na gaganapin sa 26, 27, and 28 po, no? Yes. At ito po ang isa pang pinakamagandang paalala, ha? Huwag na huwag po ninyong kalilimutan. Lagi po tayong makinig dito kay Congressman Pichay at ang kanyang programa po ay araw-araw. Nako, yan, wala tayong dahilan, Annabel, na hindi makapanood dito, mga kakbay. Tuwing 7:30 po hanggang 9 a.m. tamang-tama, habang tayo po ay kumakain ng mainit na pandesal at ng kape, ito po yung tinatawag nating Kongreso ngayon at your service. Nako, Bel, alam mo,
sa panahon ngayon, kailangan na kailangan ng ating mga kaakbay ang tinatakbuhan at nagigiya o nagbibigay gabay sa kanila sa mga usaping pang-ekonomiya, politikal, at ganun din sa mga pang-araw-araw nating buhay. Kasama natin dito si Kuya Ed Sartu, Congressman Pichay, Congressman Benny Abante, at ang mga pag-uusapan po nila dito ay mga usaping talagang kapaki-pakinabang. So, uulitin ko po ha, everyday po yan. May sabihin, Lunes hanggang Biyernes, yung weekdays natin. Ha? At habang pakapi-kape, 7:30 ng umaga hanggang 9 ng umaga. Magkita-kita po tayo dyan. Sabay-sabay nating gawing kapaki-pakinabang ang ating umaga. O ikaw, Bel, nagkaroon ka na ba ng sobrang sakit sa likod na hindi ka talaga makalakad o makatayo? Naku, speaking of back pain, oo, sumakit na ang likod ko. Pero hindi naman sa punto na hindi ako makalakad. Pero bakit? Bakit mo tinatanong yan? Eh, syempre naman, sa araw-araw na nakikita kitang naglilingkod ka para sa ating pamilya, no? Minsan, yung binabad mo, ako na nga naglalaba, O, yung pinansya mo, ako na nga ang nagtutupi, O, talaga pero lang, ha? Nakikita ko na minsan, parang... Sabi ko, ano ba yan? Ano ba yan ng katandaan? O talagang masakit yung likod ng aking asawa, no? Yan ang aking katanungan. Pero ito ang tanong ko sa iyo, gano'n ba talaga kasakit? Yung pinakamasakit na naramdaman mo, bukod dun sa mga panahong nililigawan mo pa ako, yung nililigawan pa kita at hindi mo ako minsan nakikita. Alam ko, naluluha ka dyan, Pero sa usaping back pain tayo, seryosohan na. Meron ka bang nakahandang mga Bible verses dyan? Oo, so syempre, no? Ikaw alam muna, ko, sa wikang English ka muna bago ko translate sa wikang Filipino. Oo, kasi di ba ang pag-uusapan natin dito about back pain is dito papasok yung miracle ni God, di ba? So, yung miracle ni God, meron din tayong Bible verse dyan. Ito po ay sa Romans chapter 11, verse 33, and we have this amplified version. Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God. How unsearchable are His judgments and decisions, and how unfathomable and untraceable are His ways. O, di ba? Ang ganda sa English. Meron ba sa Tagalog niyan, Jen? Nako, humanda ka na. Napakaganda sa wikang Filipino talaga. Lubang napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kanyang karunungan at kaalaman. Sino ang makapagpapaliwanag ng kanyang kapasyahan? Sino ang makakaunawa ng kanyang kapamaraanan? Ang ganda, no? Ang ganda. Yan. Dahil usaping sino ang magpapaliwanag ng kanyang mga kapamaraanan, wag ho nating kalilimutan, mga kaakbay, ang ating napakaganda pong mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po'y tuwing araw ng Martes, Huwebes at Sabado sa ganapong ika-apat hanggang ika-anim ng gabi. So ito po ang numero, ha? Isulat na po natin. 0917-6265-101 para po mapadalan kami namin kayo ng Zoom link. Nako, alam mo, Bele, magugulat ang mga kaakbay natin mamaya, no? Sapagkat meron tayong ipakikilala sa kanila. Bukod doon sa ating bisita, abangan nyo, tayo lang naman nakaririnig nito. Si Miss Kyla. Si Miss Kyla ay kasama natin ngayon, no? So, abangan po ninyo, sino ba yung si Miss Kyla na yan na kapanipanibik na mahintay natin? Abel, palagay ko, kailangan mo nang ipakilala yung ating bisita sa umagang ito. Okay, let's do it. So, our guests for today are a married couple. They have been married for 15 years. He is a lawyer and has been practicing law for at least 17 years now. She is a full-time homemaker and a full-time homeschooler. So, ito naman po yung kanyang may bahay. So, together, they have 3 boys and they are all homeschooling. Si Isaiah, who is 10, Yoni, 7, and Isaac is 5. So, mga kaakbay, let's all welcome to the program Attorney Micah and his wife, Miren Reyso Cruz. Hi, good morning, Attorney Micah and Miren. Good morning, kapatid na Roger and Annabelle. It's a blessing to be with you. Good morning to our listeners. Yes. Gusto namin marinig ang boses, attorney niya yung may bahay, si Miss Miren. Pwede bang isang pagbati sa ating mga kaakbay? Ano po, good morning po. Good morning po sa lahat, sa inyo at sa mga nakikinig ng inyong programa.
Nako, yan, no? Isa pong karangalan at kapurihan ng Panginoon na makasama po namin kayo ngayong umaga ng Linggo. At Tony, una ko munang tanong eh, nasaan po ba kayo sa mga oras na to para makita na malaman ng mga kaakbay natin? Nasa bahay lang po. Tulog po yung mga bata or pinagbawal muna namin na maglaro sa likod namin. Three boys, no? If you don't warn them, kasi minsan may batang hubad na naglalaro sa likod without warning. Yan daw po ang maganda ngayong panahon ng pandemya eh, yung bawat new normal yan. Yeah, nakita natin yung new normal, no, na habang nagsasalita kami dito ni Attorney eh, hulaan niyo na lang kung kami nakapantalon o kami naka-shirts, no. Ang mahalaga itong pantaas nakikita ninyo. Ang importante po mga kakbay, kapag lumabas tayo ng bahay at bumalik tayo sa face to face, kinakailangan kumpleto po ang suot, no. So ngayon, Attorney, ang una po namin tanong sa inyo, Miss Miren, eh paano po ba kayo nagkakilala? Sige, ikaw na. Yeah. Sige, ako na. Actually, when my first career failed, no, tito mo eh, si God is really in charge of things. A friend suggested, why don't you try law? No, ako naman, sige, I have nowhere else to go. Kailangan ko din magtrabaho. Nag-apply po ako sa UP Law. Awa ng Diyos, pumasa. And during that time, I was looking for a church to attend in the area. Sa likod po ng school ko, ng law school, was UP Church of the Risen Lord. Sumali po ako doon sa youth group, and the pastor, who was a good Christian brother, no, invited me, can you help me start a band? Kasi I play guitar. Ang misis ko naman ay sumali to lead worship. Doon kami po nagkakilala. Wow! So music pala ang inyong ano, ang pinagsimula ng inyong love story. So, pero attorney, matanong ko lang po, ang ganda po ng name niyo eh, no? Micah. Bakit po ba Micah ang ipinangalan ng mga magulang niyo sa inyo? Meron po bang story behind dito? Yes, yes. My real given name is Michael Paul. Ngayon po, if you ask who are those, yun po yung mga boss ng tatay ko when he was working in the US. Pero yung nanay ko insisted na, bunso kasi ako, no? So when I was born, my mother insisted, kailangan bigyan natin yung anak natin ng palayaw that we can dedicate him to God by. And yung parang verse na iniisip ng nanay ko was Micah 6:8. What does the Lord require of you? To seek justice, love mercy, and walk humbly with your God. And that was why they started calling me Micah. Mas maigsi din sa Michael Paul. Oh. yun pala ang story. So thank you so much for that, Attorney Micah. And dito, kanina sabi na nagkakilala kayo, di ba? So paano naman po kayo na-fall in love? Matanong ko lang po. Medyo may pagkamarites po ako ngayon. Ayan, kilig-kilig mo. Kinikilig po ako eh. Yeah. Alam mo, when we were part of the band, we spent a lot of time together. We even went to La Union to play in a church there. And we were both unattached at the time. But we became good friends first. Eh, alam mo naman eh, pag sa madaming sharing ng personal life, even mga hinanakit sa mga ex, you become close. And I ako personally, I prayed a long time for it. But I knew that the Lord was presenting Miren to me as the person I would marry. Wow! Wow! Eh, ito, Pastor, speaking of, nabanggit nyo na po yung presence ni God dyan. Paano nyo naman po nakilala ang Panginoon at nagkaroon ba kayo ng in-depth faith sa Panginoon? Dalawang ano yun, ha? Dalawang stages yan. Yung makilala ang Panginoon, kasi I grew up in a Christian home. So, grade 3 pa lang natanggap ko na yung Panginoon, di ba? And tsaka, when you grow up in a Christian home, parang ano eh, mula sa pagkasilang, normal lang, nadadaling ka na sa simbahan. But, yung the process of maturing in my salvation, really getting to know the Lord Jesus Christ as my personal Savior, was siguro I first accepted Him in grade 3. Pero, it's been a lifelong, ano eh, parang training from God to really to really see Him as my personal Savior and my Lord, especially the Lord part. Yan. At wow. Alam niyo po ano eh,
May pinag-usapan kaninang back pain eh, no? Matagal na po ba kayo sa Panginoon yon sa inyong buhay espiritual? Yung nakaramdam kayo, yan na mga kakbay, no? Inumpisa na natin yung kwento, no? Yeah. Actually, kapatid, matagal na and it was just in 2022. So, you know, we had already gone through many trials and blessings from God. Pero it was during the time na I had started my own law office, solo practice ako, na sometime during the pandemic, I started to feel na parang una, back pain na maliit, and then biglang nagkakaroon na ako ng fever and chills na nag-alternate. Alam mo, iyang kadalasan, ang isa sa una daw pong nakakakita at attorney, yung may bahay eh. Miss Miren, napansin-pansin mo na ba na iba na balakad ditong si attorney yung mga oras na yan? O may mga binubulong-bulong o tulad ng isang lalaki, typical lalaki, inililihim yung kanyang nararamdaman? Actually, nakikuha niya pa Sir Roger. Ano sinasabi ko na sa kanya magpatingin, ganyan. Sinasabi ko sa kanya na, ano, na, tinatanong ko kung, ano, nagka-fever ka ba? Hindi daw po. Pero nakita ko yung, ano namin, paracetamol na uubos. Wow. So, sayo, hindi na kasi. Konti lang naman eh. baka isang banig na po yun. Pero din kasi po, ano, siguro din na ano din ako na parang bakit ganun, hindi niya naman agad sinabi sa akin. Baka din po kasi sunod-sunod din yung trabaho niya, hindi niya maiwan dahil nga po solo practice siya. Oh, okay. Yeah, pero ano po, kwentuhan niyo po kami, paano po ba nag-start itong back pain na ito? Okay. I can't tell you exactly when it started, no? Pero at the time kasi, may inaalagaan kami dito sa bahay na tiyahin ko, 89 years old, na nagkaroon ng hip operation. So, hindi siya makalakad. Since ako yung lalaki sa bahay, ako yung tagabuhat niya pag kailangan siyang ilipat or ilagay sa wheelchair. During that time, I started feeling na parang may humahapdi sa likod ko. And sa akin, I said, siguro nasistrain, di ba? Nasistrain dahil sa pagbuhat kay tita. And ganun lang, I think that was also part of it na I had a reason kung bakit, back pain lang yan. Nagpahilot na ako. I tried yun, yung paracetamol. Pero ayaw talaga umalis. Until finally, one day, ang laki-laki na ng bukol sa likod ko. Sabi ko kay Miren, no, dalhin mo na ako sa ospital. Hindi ko na kaya. Sakit na talaga. Ako, ganyan talaga tayo mga lalaki, attorney, pag hindi na kaya. Eh, no? Ang tatawagin natin, yung nanay natin, kahit na may asawa na tayo, o ipagtatapat na natin at magpapadala tayo sa ospital. Yan ang maganda, Miss Miren. Sorry ha. Muli namin kayo ibabalik dun sa isang medyo challenging, kung tawagin natin, na bahagi ng buhay mag-asawa. Yung nakita mo na, Miss Miren, yung bukol at itong si Mister, si attorney, nagpapahatid na sa ospital. Ano yung mga unang pumasok sa isip mo? Parang feeling ko naman na, you know, it will, takot din ako kasi it can be anything eh. So, the moment na, pumasok po kami sa ospital, alam na ng mga kapatid niya, asking for prayers na, you know, it will be just short. Kasi ng mga unang procedures niya, mga madalian lang, i-drain lang. So, parang ganun kala namin, makauwi po agad kami. Ayun. Oo, pero attorney, balikan ko yung bell ha. Balikan ko yun. Pasensya na. Sige. Sabi nyo, akala nyo minsan parang i-drain lang. Ibig sabihin, bago yun, meron na kayong mga eksperyensa na dinadala si attorney sa ospital dahil nga sa back pain? Ah, hindi. I went for an ultrasound. Ang ultrasound pala, hindi sensitive enough para makita yung nangyayari sa loob ko. It does not see infections, it does not see tissue damage. So, yung dinidrain, nakita nila na punong-puno na pala ng nana yung aking abdominal cavity. They were not sure why at the time, pero sabi nila, there's something happening, nakapitan ng infection yung pinakaloob ng tiyan mo. And that's why they had to drain. But at the time, nung tinry nilang i-drain, konti na lang nanana yung malambot pa. Yung iba, either binahayan na, pinuluputan ng balat ng laman, or tumigas na.
Oh my. Pero ito, training, kanina nabanggit ni Roger, no? Can you describe ganong kasakit ba ito bago kayo nagpadala sa ospital kay Niren? Kasi for okay. Sure, di ba, ang mga lalaki, tinitiis yan eh. Pero ano yung nagtulak sa inyo para magpadala kayo sa ospital? The day before ako magpahatid sa ospital, we were at a party sa bahay ng ninong namin. Mm. And meron siyang, I even during lunch, I felt ang sakit na eh. So, pumunta ako sa pampinaka-library nila na merong magandang rug na pwedeng higaan. Para lang ma-soothe, ano? Hindi na ako makabangon. Hindi na, it was like talagang eh, yung parang may bola na masakit na nagtathrob sa likod ko. And I could hardly walk. Talagang naglilimp na ako. So I knew it was not a normal, di ba, kung backache yan. Wala na sa buto eh. Nasa laman na. That's how I felt. Nako, ito Miss Miren, di nadala na. Nasa ospital na si attorney. Pwede mo bang kwentuhan kami para more or less yung kabuuan ng istorya ay makuha ng ating mga kakbay? Ano na nangyari, Miss Miren, yung nasa ospital na siya? Sa ER, I suppose. Opa, sa ER muna, po namin siya dinala. Then he had a series of tests. So may CT scan, may MRI, nakadalawang CT scan pa ata. Tapos MRI, tapos sabi na ide-drain na, ganyan. Mm-hmm. Tapos later on, sinabi na throughout the course of 1 week, sabi na ano po, kailangan operahan. Mm-hmm. So yun po yung ano. Mm-hmm. Anong tumatakbo sa isip mo noon, Miss Miren? Yeah. At that time, ano naman, kasi, you know, I was, ano, kampante din naman ako kasi nakita ko, biglang our savings actually went up. So, sabi ko, we have enough to cover his hospital bill for, mm-hmm. ano. Pero nung mga time na, ano, so, nung time na yun, kampante pa ako, okay pa ako, sabi ko, Lord, I think the Lord already went ahead of us and provided, you know, what we need, mm-hmm. emergency mm-hmm. fund, ganyan. Mm-hmm. So, yun. But I was still scared. So, umihingi pa rin po ako ng prayers, ng ano, sa mga city group, mga Bible study mates namin, at ng sa mga kapatid niya po, mga kamag-anak, at mga kaibigan po namin. Oo. So, kanina po parang napasadahan niyo po yung term na diverticulitis, no? Para po sa ating mga kaakbay, ano daw po yung relasyon ng back pain sa diverticulitis? Referred pain po lang ba ito? Okay, yung diverticulitis kasi po, is yung sa ating mga bituka, may mga folds yan eh, may mga ganyan-ganyan, na minsan, no, combination of diet or other conditions, may naiipit na dumi or pagkain. Pag may naipit doon, eh minsan nai-infect. Pag na-infect, kinakain niya mismo yung bituka at nagkakabutas. Doon nagsastart yung problem. Kasi pag nabutasan yung bituka lang yung kayang mag-contain sa dumi. No? Pag bumukas yan at nag-spread sa other parts ng ating katawan, infection na yan. No? Foreign object lang. Ang nangyari sa akin, may nagkabutas ang bituka ko, lumabas yung dumi na hindi dapat lalabas, na-infect yung muscles ko dito sa yung tawag niya iliopsoas muscle. Nasa gitna yan, katabi ng spine. Oh. And yun pala yung start ng aking back pain. And kaya ako nagfi-fever and chills. May infection na pala, no? Matindi. Kaya, kaya mga kakbay, ang mga ano pala, ang fever ay isang signal yan na mayroon tayong infection. Kaya wag natin yung babaliwalain, di ba? Tama. At saka, Miss Miren, may nabanggit ka kanina, no? So, tinawagan mo na yung mga kadigroup mo, Bible study mates mo. Pwede mo ba ikwento sa amin na dumadaan yung mga kakbay natin sa mga ganyang challenges, no? Eh, gaano kahalaga yung ating support group o yung mga kasama natin, mga kamag-anak, kaibigan, at yung mga taong ito na nananalangin? Gaano kahalaga yan sa pinagdaanan nyo? Ano? Naiyak na ako, iisipin ko pa lang po. Ano, sobrang mahalaga po kasi talagang ano, doon nang gagaling yung, you know, God is alive. God uses these people. Minsan parang ano eh, may iniisip ka, biglang may marireceive ka na message.
na saktong-sakto sinasagot ng Diyos ang panalangin mo galing sa ibang tao. Kaya alam mo na, nabuhay ang ating Panginoon, no, sa mga pinagdadaanan natin na kaakbay natin siya, na hindi niya tayo iniiwanan. Ngayon, pasensya na, napaiyak tuloy natin si Miss Miren. Yung pag-iyak niya ay pag-iyak ng pagpapasalamat sa Panginoon at saka sa mga kaakbay. No? Ngayon, ito, medyo didiretso na po tayo para magkaroon ng sapat na panahon maikwento sa atin. No? So yan na po, nalaman na nadala na po sa ospital at inaalam kung ano yung unang sasabihin ng mga doktor. Ito na po, yung pong... lumabas na yung doktor at sinabi na sa inyo ang karamdaman. Ano po bigla ang naging tugon ng pamilya doon, attorney? Miss Miren. Parang ano siya, nung sinabi nila kailangan ng ano ng colostomy. 'Yun ang unang sinabi nila kasi malala na yung infection, kapatid. Butas-butas na yung bituka ko. Mm-hmm. Kailangan daw tapyasin. Para bang pang yung hose nabutasan, pwede mong putulin tapos idugtong mo yung part na okay pa. Ngayon, I wasn't ready for that, honestly. No? Kulang siguro sa paliwanag or research. Sabi ko, baka may iba pa bang paraan, Doc? And they were happy naman to suggest to me na pwede naman na imbis na colostomy, nalalagyan ako ng bag dito kung saan lalabas yung dumi sa tiyan ko, eh, pwedeng ipagdugtong na lang. Puputulin yung part na deceased, ipagdudugtong yung bituka na okay pa. And I said, pang okay yun, diba? At least normal pang aking paglabas ng dumi. Ang hindi ko natanong or hindi ko naintindihan was napakababa pala ng success rate nun na humilom yung bitukang pinagdugtong. But it took almost 1 month para malaman namin na ayaw palang humilom ng bituka ko. So that was the first struggle. Ang tagal na hindi ako pwede kumain during that time. So, in short, tama ba, attorney, no, yung mga nakikita natin pasyente? At kinikwento po natin to ng may buong pagiging sensitibo at pagrespeto sa mga pasyente nakikita natin may bug dito sa gilid. Yes. No? So, ibig po sabihin, parang syempre mahirap matanggap yon. Nagmungkahi kayo, tinanggap naman ng doktor, na sa loob paghilumin instead na ilabas. Tama po yun? At yes, ang success rate, sabi nyo nga po, base sa research, ay mababa pala. Oo. Yan. Pero pinagawa ko na, so hinintay na lang namin. Oo. So, ano pong sumatotal? Di binalik din po sa typical na medical intervention, inilabas din eventually. Okay. Around the time na sabi nila na mag-heal dapat yung dugtong, meron akong drain dito sa gilid ko, dumi yung lumabas. Ibig sabihin, hindi nag-heal. And by that time, I was able to do my research na yung pagkaroon ng colostomy bag, okay lang pala, hindi pala ganun kahirap. Yeah. And many people actually find it convenient enough na hindi na nila pinababalik kasi dapat reconnectable yun. Oh, pero, tama. Pero yung once nag-heal, no? Pero ako, nakita ko, oh, that's a good sign. Ibig sabihin, hindi naman ganun ka-inconvenient magkaroon ng colostomy bag. So, hiningi ko na yun. But, nagkaroon ng complications uli. So, tumagal na naman. And it was at that time na Miriam suggested to me, Micah, hanap na tayo ng specialista in another hospital. Somebody who really, yung expertise nila is colostomy procedures. Doon kami lumipat ng isa pang hospital. Okay. So, medyo ano tayo dyan, no? Medyo nakaka-relate ang iba natin mga kasamahan dyan, lalo na yung may mga surgery sa colon, no? So, ito matanong ko lang ni Ren. So, kanina nabanggit ni attorney na 1 month na, hindi pa nag-heal and all that, lahat ng mga procedures na ginawa. Medyo mahal na ang expenses noon, di ba? Kasi medyo matagal, 1 week ka lang sa hospital, medyo alarming na yan, di ba? Pagdating sa finances, hindi lang sa health. Pero matanong ko lang, may insurance ba kayo to help you pay for the major surgeries and all the expenses? Or everything was out of your pocket? No, may insurance po kami that covered only 1 week. 1 week, ubos na sa dami ng procedures niya. So, 1 week, ubos na yung insurance niya. So, all throughout, we were actually just relying on God's grace.
Mm-hmm. Pwede mo ba kaming kwentuhan dyan paano naging tapat ang Diyos sa usaping pinansyal ninyo? Di nung first week, wala na, hindi na kaya nung ano. So yung mga naitabi naman namin, just enough. Saka hindi ko din po na-mention kanina, napaka-importante na bago kami dumating ng ospital, dumating yung matagal na po namin kasambahay na 30 years na nasa kanila. Dumating para bumisita. Tapos dahil alam niya na, you know, kailangan siya, nandito siya para tulungan kami sa mga anak namin. Kaya doon, part na yun, kampanting-kampati ako na, alam mo, God provided us with somebody who I trust is able to take care of our children. Si Manang Rosa, talaga. Laking tulong. Ayaw pa pong magpabayad. Kailangan ko sabihin. Kasi ayaw niya magpabayad. Hanggang ngayon, nasa amin pa siya. May mga nako talagang hindi ko po alam kung anong, ang lalaki po ng mga tulong na dumadating po sa amin, na bago kami ma-transfer sa ospital, alam kong may i-cover po yung hospitalization niya, bago kami kumbaga, yung initial na alam ko na God has already provided for it. Although hindi ko pa po alam kung gano'ng aabutin. I'll add lang, ha? Yes, please, attorney, please. There were clients na who even volunteered na, di ba, yung attorney, I know we pay you per month, but we would like to advance a year's worth of retainer fees. And yung, honestly, yung suma total ng lahat ng tumutulong, my honest reaction was, hindi pala ako humble enough to receive this kind of yung unwarranted assistance. But sa dami nagbibigay, dami nagpapadala ng tulong, people I actually hadn't seen in years reached out to us para magbigay ng whether it's money or food, even mga laruan para sa mga bata para naaaliw sila. And you know, honestly, when you're face to face with this kind of graciousness, minsan ang hirap eh, madaling maging mapagbigay, pero pag ikaw na yung pinagbibigyan, it is so difficult to know how to respond. And yun, that's how it felt at the time. Wow! Grabe yung grace ng Panginoon, ano? Grabe. Kahit sa simpleng bagay na mag-aalaga ng anak nyo, di ba, Miren, napakahirap nun, di ba, may sakit yung asawa mo, hino-homeschool mo pa yung mga anak mo, then papano na sila. Pero Bella, gusto kong makuha ng mga kaakbay natin. Yung may sinabi si Miren kanina na nauna pa nga ang Panginoon eh. Alam na kasi ang Diyos na mangyayari yan. Imagine ninyo, even ordinary people. One of them, si Nanay Rosa. Imagine ninyo, sabi ni Lord, kailangan may mag-aalaga ng bata. Laruan para sa mga bata. Pinansyal, no? Kaya mga kaakbay, tignan nyo kung gaano kabuti ang Panginoon. Ito po yung susunod nating tanong, no? So, nakikita na po natin yung kwento. Kwento nyo nga kami, attorney. Itong pinasok na ninyo pagdating sa eksperto, sa specialista, nakailang operasyon ba kayo? Pwede bang kwentuhan nyo kami? Isa, dalawa, tatlo, o ilang operasyon ba? One minor surgery nila, sir. Pang minodify na lang nila yung labasan ng colostomy ko. Okay. So, dapat simple nila. And we were actually feeling very encouraged kasi, ayan, malapit na matapos yung ordeal. But what we didn't realize that dahil madami ako mga linya, yung mga suero na nakalagay, isa para sa for dextrose, isa para sa gamot, iba-iba, no? Parang dalawa o tatlo yung suero ko. Pala, sa tagal nang nakalagay yung mga suero, meron nakapasok na fungal infection. And you don't see it, you don't feel it until na umabot siya sa puso ko. So lumala yung infection dahil doon. And doon tumigil yung puso ko. Yan. Kwentuhan nyo kami, attorney. Ano po yung kapanapanabik na kwento ng inyong testimonya ng nangyari yan? Kasi po, mahirap po namin, no, maintindihan. Miss Miren, pakikwentuhan nyo nga sa kami, attorney, paano nangyari yung binanggit nyo, kababanggit nyo, huminto ang puso? Ano po ibig sabihin niya? I had a heart attack and all I know is that, sabi nila, I was
I had no heartbeat for 26 minutes. But I'll pass this on to Miren kasi siya yung witness. Ako, wala pa akong memory ng event na yun eh. Sige yung niya. First week po kasi ng ano namin, ng stay namin dun sa hospital na nilipatan namin, sinabihan na kami ng doktor na mahina na yung katawan ni Micah dahil dahil sa marami na siyang surgeries, may dalawang major, saka meron din siyang mga ibang minor pa na procedures. Tapos, bumababa daw nga po yung ano niya, yung katawan niya. So, pero nung umaga na nagka-cardiac siya, yung rounds ng doktor, maganda. Ang sabi sa amin na maganda yung ano, yung parang tumataas na yung ano niya, yung katawan niya, pataas na daw yung vitals niya. Pero ang hindi namin... Nag-i-improve na, Yumi. Nag-i-improve na siya. Opo, nag-i-improve na po. Pero nung hapon po na iyon, palabas po sana ako ng kwarto, punta akong billing, biglang nag-cardiac siya. Biglang na lang nag-seize, parang ganon. So, dali-dali ako. Kausap ko siya noon eh. So, kitang-kita ko na nangyari. Tapos, lumabas ako. Sakto, paglabas ko ng kwarto, nandun yung second surgeon niya, yung assistant nung ano niya, major, nung head surgeon niya. Tapos, tumawag din po ako ng mga nurse. So, dali-dali po silang nag-ano sa kanya. For 26 minutes, wala po siyang heart rate. Heartbeat. So, they were working on him for 26 minutes. Oh. Mm-hmm. Kasi ang alam ko dito, Miren, di ba, pagka 10 minutes pa lang nawala kang oxygen sa brain, ako po, di ba, magkakaroon na tayo ng brain death niyan. So, ibig sabihin, di ba, wala ng activity yung brain natin at for sure, magkakaroon ka na ng life support kahit makarecover ka. Pero dito, attorney, ilang minutes nga na nawalan kayo ng ano? Walang kayo ng oxygen? 26 minutes. Oh. Wow, grabe. Miren, ano na tumatakbo sa isip mo niyon? Dahil palagay ko si attorney nakahiga lang doon at wala nga siyang halos ma-recall doon. Pero ikaw na nagkaroon ng pribileyo na masaksihan lahat ito. Anong pakiusap mo sa Diyos? Hindi ko na nga po alam nung simula pa lang talagang hindi ko alam paano ako magdadasal. Pero nung huli po, kasi sinabi sa akin ng doktor, hanggang 10, epinephrine lang tayo. Tapos, ina-update niya ako na sa labas ako ng room habang nagtatrabaho sila kasi hinayaan ko sila doon para makakonsentrate sila. Sa labas, sinubukan ko magdasal. Sabi nung doktor, 6 minutes, naka-6 epinephrine na daw sila. Uh-huh. So, tinanong ko kay Doc, sabi ko, Doc, pwede po ba akong pumunta ulit sa loob? Ito po talaga orchestration ni Lord. Ang kausap ko na pong doktor noon, yung kanyang main surgeon kasi hindi natuloy yung operation niya. Nandun lang siya sa vicinity nung tinawagan siya nag-code si Micah. So, nandun po siya sa amin nung mga nangyayaring nire-revive si Micah. So, pumasok po ako sa kwarto. Tapos, kailangan talagang Holy Spirit na you need to pray for your family. So, talagang out loud, inisip ko pa kung dadasal ako ng malakas kasi baka ma-put on the spot ko si God. Kasi parang hihilingin ko talaga sa kanya na Lord, you have to. Parang hihilingin ko sa kanya for healing, for Micah. So, nung pagpasok ko, sabi ko, Lord, have mercy. Sabi ko, Lord, hindi ko po kayang alagaan ang mga anak ko. Hindi ko sila kayang. Kasi mas kaya niya na kausapin yung eldest namin, very cerebral, ganyan. Mas ka-wavelength niya, ganun. Sabi ko, Lord, paano na yun? Paano ko sila matuturuan the way na you want me to? Mm-mm. Tapos sabi ko, Lord, sabi ko, have mercy on your humble servant. We will go wherever you want us to go. Tapos biglang doon po, nag-start na yung ano niya, yung heartbeat niya. Wow! Na narinig ko na yung ano, yung sa monitor, alam niyo, parang sa TV na nagbi-beep. Tapos, sinabihan na din po ako na medyo mag-move back, ganyan. They started working on him. Kasi di ba, alam ko... Actually po, ang joke ko doon is, siguro, nag-start uli yung puso ko nung narinig ko na tinawag na akong humble ng misis ko. Nagulat ako. Oo. Kailangan ko magising.
Ang kasi galing diba, Jer, ang alam ko dito, Attorney Miren, na kapag ka 6 minutes pa lang na hindi ka makabalik, di ba? Talagang wala na, di ba? Pero dito, ang tagal. Bakit, ano sa tingin nyo na pinatagal ng Panginoon? Yung walang oxygen, dead na si Micah that time. Anong relasyon nito doon sa nangyayari ngayon sa inyo? Yes, that's a good, may reflection ba? Alam mo, kapatid na Annabelle, we believe na the Lord is still in the process of teaching us what all that was for, yung that long length of time. In the first few weeks until today, no, ang dami nagtatanong, ano bang nakita ko while I had no heartbeat. Honestly, I do not remember. But that does not necessarily have to be the purpose of the Lord, yung para bigyan ka ng short guided tour ng langit, di ba? For us, it has been a refining of, you know, really simplifying our lives to serve the purpose of the Lord, to step by step, trust Him day by day. One thing I see in myself personally is, at the time, very compartmentalized na yung buhay ko. Na I serve in church, I have my job, I spend time with family. Minsan, that desensitizes us to seeking, Lord, what do you want me to do next? Now, we are actively seeking, Lord, what is next? And little by little, He's revealing it to us. Itong next, itong next. Hindi ko pa nakikita yung grand plan. But I know the Lord wants us to give Him our full attention and trust. Wow! No? Yeah. So, attorney, itong lahat ng kwento na to, mga kaakbay, ha? Ito ay kwento ni Kristo. Tama po, no, attorney? Mm-hmm. Galing. So, ito ang susunod nating maganda, siguro tinatanong. O, nasagot na, mga kaakbay, ha? Yung mga napapanood natin sa television, mayroon bang liwanag na parang sumusundo? Ang sabi nga po ni attorney, wala nga raw po siyang matandaan, pero yung liwanag na yon, hindi yung ilaw. Si Kristo pa rin ang sentro nitong kwento na to. Attorney, sa tingin nyo, sa ngayon, may mga kaakbay po tayong nakikinig, no? Karamihan po sa kanila, may mga karamdaman. At hindi po aksidente yung pagkaka-invite ninyo ni Miren dito, no? Sa tingin nyo po, sa pinagdaanan ko ng inyong kwento, at ang bawat kwento naman ng bawat isa ay mahalaga sa puso ng ating Panginoon. Sa kwento po ninyo, ano pong maibibigay niyong mensahe dito sa mga kaakbay natin? You know that God is faithful. Hindi po nawawala ang Panginoon even in the midst of the most difficult times. In fact, doon natin siyang mas purong nakikita at purong naririnig kasi nawawala yung distractions eh. Nawawala ang securities. And I think my wife, no, has a verse that she can share to you na that really sums it all up. Mm-hmm. Ito po yung sa hospital stay namin bago nung nakita ko na lumalaki na yung mga expenses namin, naalala ko yung sinasabi nung lola niya. Kinikwento niya lang, hindi ko po naabutan yung lola niya. Pero yung lola niya, parati pong sinasabi, binabanggit yung sa Psalm 37, verse 25 na, I have been young and now I am old, yet I have not seen the righteous forsaken or his descendants begging for bread. So, yun po yung pinanghawakan namin na, hindi ko pala na-mention, hindi po kami humingi ng, although humingi ako ng prayers sa friends and family, pero hindi po kami humingi ng financial help. Dahil ito po yung verse na pinanghawakan ko, na sabi ko, Lord, nakita ko na, you went ahead of us. Pinipare niyo yung mga kailangan namin. Alam ko, mas malaki pa yung kakailanganin namin para sa kay Micah. But Lord, I will wait upon you. And hintayin ko po yung mga tao na kakatukin yung mga puso nila para tulungan kami. Ang galing, no? Una, mula pala sa ninuno pa nitong si attorney, the lola, eh, no? Sinabi niya talagang wala siyang nakita. Eh, maniwala po tayo doon. Sa edad pa lang niya, eksperyensyado na eh, no? Na wala siyang nakitang anak ni Jesus, anak ng ating Panginoon, na siyang naging, nagbibig. Ibig po sabihin, nagmamakaawa sa mga mumo at saka sa mga tira-tira. Bagkus, sapat-sapat ang biyayang ibinibigay, no? So, wala pong anak ng Diyos ang naghirap o kaya po napabayaan. At sa kanyang apo, kayo nga yung attorney, napatunayan, no? Yung Bible verse ni Lola. Ang galing. Miren, nabanggit mo na
hindi ka humingi, ang hiningi mo ay panalangin. Pero higit pa ba doon ang binigay ng Panginoon? Tama pa 'yung pagkakaintindi ko? Higit pa. Higit pa po. Meron pa kaming pang-recovery, ganyan. Mm-hmm. Na sapat lang na hindi ko talagang hindi ko kakaila na may Diyos na buhay na tumutulong sa amin at nagmamahal sa atin. Attorney, may gusto kayo sabihin kanina. Yeah. Madagdag ko lang, kapatid. You know, ang prayer ni Miren for me was that matagal na niya sinasabi sa akin na mag-partner up ako with the other lawyers or kumuha ng tao sa law office para hindi ako laging nababurn out. Kasama yun kasi sa karamdaman ko yung laging pagod, laging stress. Mm. And then, just a few months after I got out of the hospital, yung pa-recover na ako, merong isang group of Christian lawyers who invited me to join their law office as a partner. Mm-hmm. And for me, it's such a blessing kasi, di ba, mag-iimbita ka ba ng bagong recover lang? Baka, Oo. My health. But they wanted me to join them in their law firm. And suddenly, you know, hindi ako nagpasa ng resume, hindi ako nagparinig na ganun din. You don't have to put an ad out. The Lord knows what you need. And in my life particularly, pinapakinggan ng Panginoon yung prayer lagi ng misis ko. Yeah. Oo. Prayerful misis talaga, importante eh, no? So makikita natin, So Miren, dito nakita natin yung parang imposibleng gumaling pero pinagaling ng Diyos, di ba? Imposible sa mga finances pero pre-provide ng Panginoon. Imposibleng mabuhay pero binuhay ng Panginoon. Ang galing, no? Napakaganda ng kwento nyo. And I'm sure yung mga kaakbay po natin nakaka-relate ngayon. Kasi marami pong mga cancer patients ang nakikinig sa atin ngayon na nangangailangan ng 150,000 every session, 250 hanggang 465,000 every treatment nila. And nakita din nila kung paano gumawa ang Panginoon. Sabi nga nung isang kasamahan namin, sabi doon yung sa nanay niya, "Mami, mas madali pa, mas mura pa na ipalibin mo ko kaysa ipagamot mo ko." 'Di ba? Pero God intervened and God gave people na tutulong sa kanya. And imagine, binigay pa ni God yung more than doon sa kanyang kailangan. Times two pa. So kaya nakikita natin ngayon, nagko-comment sila dito, nagpa-personal message sila na nakaka-relate daw po sila sa miracle na ginawa ng Diyos sa buhay mo, attorney, and kay Miren, at sa buong pamilya. Ang galing, no? Oo. Ngayon, may buong pagpapakumbaba ko pong itatanong to, no? Para hindi ma-misinterpret ng mga kaakbay natin. Attorney, ngayong pinagdaanan mo yan, 26 minutes nga eh, dinipay ng Panginoon ang science, no? Pinakita niya siya ang may hawak ng science. Siya ang may hawak at lumika sa ating lahat. Eh, meron ko pa bang suliranin na sa tulong ng Panginoon, na sa tulong ng Panginoon ang sinabi ko po, na hindi malalagpasan sa tingin mo ngayon? Actually, everything is just bonus, kapatid. And everything, hindi lang yon. Because it is the Lord who gave me back everything. Not just my life, but my marriage, my time with my children, my ability to provide for my family, lahat yun belongs to God eh. And it has also changed yung outpouring ng tulong sa amin. Ngayon na, di ba sabi ko sa iyo, kulang pa pala yung humility ko para accept na ang daming tumulong, hirap pala noon natanggapin. Now, it has changed my entire view of how to reach out to people because wala akong listahan ng sinong tumulong eh. And I can only repay grace with grace. Yun, no? Ang ganda niyo. Kasi kapag recipients na talaga tayo, attorney, ng grace, no? Gusto natin yung grace of God na yon maipasa, maging daluyan lang, dadaan lang sa atin, no? At ang kwento lagi ay sentro nito ay ang Panginoon, no? At usaping sentro, at sabi ko kasi kanina sa inyo, attorney, may pakikilala kami sa inyo, no? So tawagin na natin si Kayla. Kayla,
Hello, Kayla. Batiin mo ang ating mga kakbay. Hello po. Hi, Kayla. Kakbay. Good morning po. Attorney Tita Mirel, Tito Roger, Tita Bell. Nako, nakikinig ako kanina sa inyong diskusyon. At alam nyo naman, ang inyong lingkod ay dumadaan pa ng active treatment ng cancer. So parang nakikinig ako sa walang impossible. Walang imposible talaga kay Lord. Kaya parang feeling ko, wala rin akong masabi talaga sa lawak ng kanyang kabutihan. Kaya naman, katulad din ng aking tinanong sa Panginoon kung bakit kailangan magkaroon ako ng cancer, itong katanungan na to, gusto ko rin itanong kay Attorney Micah, pati kay Tita Meren. Sa tingin niyo, bakit ba talaga na kailangan ikaw, attorney, kailangan bigyan ka na itong unusual diverticulitis para sa'yo? Bakit kailangan mangyari sa lahat ng tao? Mabait naman ako. Pero bakit ako? Bakit talaga, Lord? Natanong niyo din ba yon? Yes, yes. Alam mo, almost every day, yung mga tanong ko, Lord, ano ba ginawa ko? Di ba? Lord, ano bang papupuntahan nito? Ano? Maayos naman yung pamamalakad namin ng buhay namin. But no, I realize now that God really is a sovereign God and He will use what it takes to achieve His purposes in your life. No, I mean, anybody can get sick. But for Him to achieve yung what He really wants you to do, sometimes kailangan surgically. Di ba? If He does not allow that to happen, there will be no reason for you to seek Him out. And at least for me and my wife, no, our mission, our vision in life has forever been changed by seeing what God has allowed and how God brought us through it. Nakakapanibago ng pananaw, nakakapanibago ng purpose sa buhay. Oo. And talaga, no, Attorney and Mireno, talagang gagawa or iaalaw ni God yung mga circumstances natin, mga challenges natin, di ba? For us to be more closer to Him. And for us to be a channel of blessings din sa iba. Yung kaninang tanong ko, di ba, Attorney, na ano ba sa tingin nyo yung ano, relasyon ng 26 minutes na yan sa kapangyarihan at ang purpose ng Panginoon sa buhay ninyo? Yeah. And di lang po yun. I think even now, many people who saw, no, how what the Lord did, how we're trusting God, you know, it speaks volumes probably more than if I approach them and preach at them, no, na you have believe in the Lord Jesus Christ and you'll be saved. They can really see. Just like I'm a Christian today because I had Christians in my life who showed me their example of trusting God. Nung nakita nila yung testimony namin, at the very least, many people started thinking, ako din kaya, should I trust Jesus? Yun. Can He be trusted? Yeah. Try ko nga. Yan. Naging platform niya yan, attorney, at saka dumaan talaga kayo sa proseso. Kanina, yeah, attorney, if ito follow-up ko sa tanong ni Kyle, ganda yung tanong ni Kyle. Sabi nyo nga, minsan surgical, minsan nga catastrophic pa, doc, attorney, di ba? Pero saan nyo nakita yung gentleness ng Panginoon sa kabila nyong mabibigat na pagsubok na natili siyang gentle sa inyo, di po ba? Oh, yung gentleness ng Panginoon is how it's always on time. Needs are delivered on time. Encouragement is delivered on time. Bible verses are texted and shared on time na kung chamba-chamba lang, baka isa lang tumama dun eh. But the fact that you see somebody orchestrating everything na wala namang nagkokontsaba among the people, di ba, who are helping out, you see God's hand. Saka, i-share ko lang po. Although, ano, hindi ko ma-share lahat kasi some miracles are too personal to share, no? Parang hindi maintindihan ng ibang tao, binibigyan mo lang ng masyadong kahulugan. Yung parang ganun ba? Pero, ang dami po niya talagang pinakita na milagro nung nasa ospital si Micah. Na alam ko na kahit dinidisiplina niya, alam ko dinidisiplina din niya kami nung time na yon. Na he was showing us what needs to be shown, ganyan. Napakita niya kung paano mamuhay, na natitiwala sa kanya. Pero pinapakita niya din yung mga little moments na alam mo hindi kita iniiwan, huwag ka mag-alala.
ganyan. Ang dami po talaga. Isa lang mga minor na ano na milagro. Pero sa mga Pilipino, maintindihan nila to dahil alam nyo naman napakahirap ng parking po, di ba? Mm-hmm. Noon sa ospital na, pangalawang ospital na pinuntahan namin, sobrang hirap talaga ng parking. But, pero every time na dumadating ako, twice a day po yan. Pero sa umaga talaga yung mahirap. Parating may nakahandang parking sa akin. Puno, wow. Ha, puno, full parking. Biglang, pag ganyan ko, may lalabas, may aatras. Pag ganyan ko, may lalabas na, ano, amen. Not clearly sa akin yung parking space na yon. Isa lang po yun sa mga, ano, pero talagang, doon ko nakita na, napakabait ng Panginoon na pinapakita niya mga ganito sa atin, no? Kaya nga, things, no? Oh, kaya nga Miss Miren, itong mga kaakbay natin pag nakakakwento natin sa kato si Kayla, mula doon sa pinakamaliit, ha, pinakamaliit parking hanggang doon sa 26 minutes. O, tingnan mo naman, di ba? Si Kristo pa rin ang may control ng lahat na yun. Ang galing. O, Kayla, palagay ko si Kayla, may itanong pa ka. Grabe, attorney, may nagsabi nga dito na ang kasama sa ating mga kaakbay, si, galing kay attorney Luisa, sabi niya na mamangha daw siya sa quick response ni Lord. Attorney din po siya katulad niyo. So gusto ko lang to i-follow up bilang question kasi bilang young adult at marami din young adult na nakikinig sa atin ngayon na biglang tinamaan ng cancer. Minsan, naiisip nila yung aftermath. So, aftermath ng lahat na nangyari sa inyo. Did you go through emotions at that time? Mga depression? Parang did you feel devastated? Or parang nagkaroon din po ba kayo ng traumatic experience? Parang natotrauma kayo, biglang maaalala niyo yung memories of what happened? That's a good question. Yes. You know, honestly, I started feeling depression coming in, especially when I realized na I was helpless to help my clients, helpless to provide for my family. Pumapasok yung mga thoughts na yan, little by little, when nakaratay ka lang sa kama eh. But you know, the Lord has been so kind na as long as we turn to Him and say, Lord, honestly, ito ang laman ng puso ko. I'm afraid. I'm beginning to get depressed. The Lord never failed to send me a reminder na He's still in control. For example, mga kaso na hindi ko ma-handle. In the first few weeks after my discharge, may mga pumasok na order. Nag-decide na pala yung court. Panalo. Oh, di ba? Wow. without any intervention from me. And then, there was one na I forced myself. Nagpa-drive ako kay Miren. I attended the hearing kasi I had to attend eh. Pero may dala akong cane, ano? When the judge announced the decision, praise God, panalo din. And you know, those things, I don't accredit it to what I did because I couldn't do anything. Mm-hmm. But the truth was, the Lord allowed many things to happen just as daily reminders. I am in control. I love you and your family. Kapit ka sa akin. And kung, again, hindi chamba yun eh. Kasi it happened so many times, especially when I needed it. Wow, no? Palagay ko, yung mga kaakbay talaga natin, eh, punong-puno at talagang kaliwat-kanan yung kanilang pagsang-ayon po. Pero, bigyan mo pa nga kami ng isa, Kayla. Meron at meron pa. Grabe, yan din yung magiging reminder sa aming lahat. Tuwing dadaan kami ng mga emosyon, sa aming mga hindi pa matapos-tapos sa treatment. So, thank you for that. So, last question, attorney and Tita Miren, either of you can answer. What are the top three things na natutunan nyo with this experience? Yan. Okay. For me, top three, number one, no, our life doesn't belong to us. Leave it for the one who gave it to you. It belongs to God. 100%. Mm-hmm. No, and I'm still in the process of asking the Lord, how do you want me to use these remaining bonus years? Kasi bonus na yan eh. Number two, do not live life so that you can be comfortable. No, and yung parang wala ka nang isipin, everything is orderly. Live life step by step, asking God what He wants you to do next. No? Mm-hmm. Kasi if you don't, yun ang isip ko eh, if I don't do that, He'll have to get my attention again. No? He'll have to get my attention again.
And is it so bad? No, because what he wants me to do with my life is still part of his perfect plan for us. So parang if I don't listen to him, that's really shortchanging me and my family for God's plan for us. And probably number three, yung sabi ko, you can only repay grace with grace. The Lord sometimes has to teach me the hard way na He wants me to be more giving, less judgmental, more helpful instead of having to count, because all blessing, all provision, galing naman kay God yan eh. Hindi dahil sa galing ko sa finances or sa galing kong sumingil. Ako, maraming salamat, Attorney Micah and Miren, for sharing your story, how sovereign God is in your life. So, paalala lang po mga kaakbay, we would like to invite you to tune in to Pro Pinoy Radio Show tuwing Lunes hanggang Biyernes po ito from 9 a.m. to 10:30 a.m. Dito lang po yan sa DZME 1530. And this features Pinoy Talents, Business and Integrity with Congressman Butch Pichai Jr. and Miss Anna Puod. Galing, nako. So mga kaakbay, palagay ko po ay kinumpleto ng mag-asawang ito, si Attorney Micah at Miss Miren, yung kwento ngayong papasok na linggo, di ho ba, no? Isinara ang isang linggo, may papasok na bagong linggo, at sinasabi mula sa pinakamaliit na detalye, pag-alis mo ng bahay sa araw ng Lunes, parking, hanggang doon sa mga sasalubong sa iyong mga pagsubok, hanggang sa pagpunta mo sa ospital, kung sa ospital ka man, o pagpunta mo sa iyong kumpanya, kung ikay nagtatrabaho, lahat yan ang may control lang ang Panginoon. So, attorney, pwede niyo ba kaming samahan? Mananalangin po ako para sa ating mga kaakbay, at mamaya po, hiniling namin manatili muna kayo at magkikwentuhan kayo off-air at papupurihan ng Panginoon sa isa ring panalangin mamaya. Sige, mga kaakbay, Kayla, kamusta ka dyan? Okay ba? Okay na okay. Yan, makakasama ka namin sa mga susunod ulit na Sabado at Linggo. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa isang napakagandang umaga. At tunay nga, ikaw ay buhay na Kristo na nasa aming kalagitnaan. Hindi ka malayo, ikaw ay kasama namin. Hindi ka patay dahil ikaw ay buhay, Panginoon. Hindi ka nalilate dahil higit pa ang biyayang ibinibigay niyo sa amin. Purihin ka, Panginoon. At kasama nito ang pagpapasalamat at pagsusukli ng kabutihan ninyo sa buhay ng mag-asawang ito, si Attorney Micah at si Miss Miren. Kayo magpala kay Attorney, kay Miss Miren at sa three boys nilang anak. Lagi nyo silang balutin inyong pag-ibig at laging pagsanggalang sa anumang plano ng masama, at gamitin silang daluyan ng pagpapala para sa ibang mga taong nakapaligid sa kanila, Panginoon. Kayo ang laging sumama sa kanila. At dalangin namin ang aming mga kaakbay, Panginoon, na nakikinig ngayon. Nawa ang mga salitang ito ay napapurian ikaw at hindi kami. At Panginoon, ay kayo ang patuloy na kumatagpok sa mga personal nilang mga dalangin iniiyak nila sa inyo, Panginoon. Sa inyong kapanahunan at sa inyong kapamaraanan, tugunin po ninyo ito, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, din sa inyo ang mga dadiriwang ng kaarawan at ibersaryo. Kami po'y nakikigalak sa kanila. At dinadalangin namin ang mga lalaki at babae ng DZME 1530. Patuloy niyo silang samahan, gabayan at magpalain. At i-provide niyo po ang biyaya na sapat-sapat sa istasyong ito sa ikapupuri na inyong pangalan. Sa kabuuan, Panginoon, kayo ang yumakap sa amin sa pagpasok ng bagong linggo hanggang sa muli kaming magkita-kita, Panginoon, sa araw ng Sabado at Linggo. Ang lahat dalangin namin sa Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So mga kakbay, dyan po nagtatapos ang isang napakagandang kwento, pero ang takbo ng buhay natin sa ilalim ni Kristo ay tuloy-tuloy pa po. Siya ang driver ng ating buhay, kaya dahil dito sa Sabado at sa Linggo, ay maghintay po kayo sa mga i-announce mo naming sunod-sunod pong napakagandang mga bisita natin. At ang kwento nila ay kwento rin po ni Kristo. At ang ating episode na Redeemed by the Redeemer ay tuloy-tuloy po. Abangan po ninyo yan, at yan po ay ibibigay namin ng mga kapanapanabik. Hindi po ang kwento ng tao, kundi ang kwento ni Kristo sa buhay ng mga taong ito. So muli po, ito po si Roger, si Annabelle, si Kayla, at ang ating mga bisita para po sa ating istasyong Anchor of Hope Live, dito lamang po sa DZME 1530. See you next week! Bye everyone! Christ declared, it is finished now.